Hindi lahat ng pangako ay nakatakdang matupad. Lalo na kung hindi lang sa atin nagbitaw ng pangako ang isang tao. May mga pangyayari talaga na akala natin ay panghabang buhay na pero pansamantala lang pala. Na isa sa mga dahilan kaya tayo nasasaktan pagdating sa relasyon. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung maiwan tayo sa ere ng nag-iisang taong pinakamamahal natin. Dear Papa Dudut, minsan napapatanong ako, bakit kaya kailangan na may maiwan pagdating sa relasyon? Bakit kailangan na may masaktan pa? Hindi ba pwedeng hintayin niya munang mawala rin ang pagmamahal ko sa kanya bago niya ako iwanan? Para kung masaktan man ako ay hindi na gaanong masakit. At sa huli ay mas kaya kong tanggapin na hindi talaga ako ang pinili niya. Magandang gabi sa iyo Papa Dudut at sa mga listeners mo sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Riza. 34 years old, taga Antipolo pero dito na sa Maynila nakatira. Medyo madrama talaga ang panimula ko dahil naniniwala ako na magiging madrama rin itong kwento ko. Nasa second year high school ako nang makilala ko si Benji. Nagkasama kami sa isang quiz bee kaya naman mabilis kaming naging close talaga dahil na rin siguro pareho kaming matalino. Sa iba't ibang school kami dinarayo para sa quiz bee kaya pagdating sa sariling school namin, kami rin ang madalas na magkasama. Si Benji yung tipo ng estudyante na maraming nagkaka-crush. Bukod kasi sa matalino siya ay talaga rin namang gwapo Papa Dudut. Chinito siya, maputi at matangkad. Kaya lang may pagkasuplado pero siguro dahil wala rin talaga siyang choice. Kinakausap niya ako noon. Ang nakakatuwa lang talaga Papa Dudut, ako lang talaga madalas ang kinakausap niyang babae sa classroom namin. Nung una akala ko talaga ay bakla siya Papa Dudut. Siguro nga kasi masyado siyang gwapo at tahimik. Kaya nang ligawan niya ako noong nasa third year na kami ay sobrang nagulat din talaga ako. Yun yata ang pinakahuling bagay na inaasahan kong gagawin niya. Oo, crush ko na rin siya noon. Pero hindi ko naisip na pwede rin pala siyang magka-crush sa akin. Kaya kinilig talaga ako nang sabihin niya sa akin na gusto niya ako. Ano na Riza? Papayagan mo ba akong manligaw sa iyo? Muling tanong ni Benji sa akin noon. Nasa guardhouse kami noon at walang ibang kasama. Foundation day kasi sa school namin kaya halos lahat ay busy sa kanya-kanyang activity. Samantalang ngayon kami ni Benji at busy rin sa pagtatapat ng feelings sa isa't isa. Pero ayokong bumigay kaagad noon. Kaya naman ang nasa isip ko ay kailangan ko munang magpakipot kahit konti lang. Benji, ano kasi? Gusto ko kasi munang i-priority ang pag-aaral ko, sagot ko sa kanya. Hindi naman kita mamadaliin na sagutin ako. Maniligaw lang ako para mas makilala pa natin ang isa't isa. Para maiparamdam ko sa iyo na seryoso ako sa sinasabi ko na gusto kita. Ang wika naman ni Benji. Handa ka maghintay hanggang sa maging handa na ako? Tanong ko. Gumuhit naman ang mga ngiti sa manipis na labi ni Benji, kasunod ang pagngiti rin ng singkitin niyang mga mata. Handa ako maghintay hanggang sa mahalin mo na rin ako, sagot naman niya. Ganon nga ang nangyari Papa Dudut. Sinimulan na niya akong ligawan noon sa pamamagitan ng mga love letter at tulang sinusulat niya para sa akin. Noong nasa fourth year na kami ay mas naging close pa kami kasi pareho pa rin kaming nilalaban sa quiz bee. Kilala na nga rin siya ng parents ko at ganun din ako sa parents niya. Minsan nagkakatuksuhan na rin ang mga parents namin na sana balang araw kaming dalawa ni Benji ang magkatuluyan. Kaya naman naisip ko noon na mukhang boto na talaga ang mga parents namin para sa aming dalawa. Sa mahigit isang taon na panliligaw ni Benji ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano siya kaseryoso sa ginagawa niya. Madalas niya akong inihahatid sa bahay namin kahit mas mapapalayo siya ng paglalakad. At sa umaga naman ay sinusundo niya rin ako. Kaya naman sa mismong araw ng pagtatapos namin ng high school ay nag-decide na ako na ibigay sa kanya
ang pinakamatamis kong oo. Talaga? Girlfriend na kita? Hindi makapaniwalang tanong ni Benji sa akin. Oo, ayaw mo ba? Natatawa ang tanong ko rin sa kanya. Nasa may field pa kami noon at kakatapos lang ng graduation ceremony at lahat kaming nagsipagtapo sa BC sa kanya-kanyang pagbate sa mga kasama namin. Siyempre, gustong gusto ko. Grabe, hindi ako makapaniwala na girlfriend na kita. Thank you sa pagtitiwala sa akin, Riza. Sobrang thank you talaga. Medyo naluluhang wika pa niya. Nang dahil doon ay patituloy ako ay naluluha na rin. Ano ba yan? Naiiyak na ako kaagad sa sobrang tuwa ko ngayon. Nahihiyang sabi niya habang nagpupunas ng mga luha. Ayos lang yan, ako rin naman ay naiiyak na. Nakangiting sabi ko habang ako rin ay nagpupunas ng sariling luha ko. Riza, hindi ko mapapromise na magiging perfect boyfriend ako. Pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting boyfriend sa'yo at asawa in the future, ang wika ni Benji habang hawak ang mga kamay ko. Asawa talaga ka agad? Natatawang sabi ko naman. Oo, alam ko na malayo pang mangyari yon pero sigurado ako na doon din tayo pupunta. Kaya ngayon pa lang ay pinapangako ko na sa'yo ang panghabang buhay na pagmamahal ko, wika ni Benji. Kung ma-effort si Benji sa panliligaw sa akin noon ay mas naging ma-effort siya noong maging boyfriend ko na siya. Lalo na nga nang pinakilala ko na siya kinang papa at mama na boyfriend ko. Siyempre nagulat ang parents ko pero dahil kilala na nila si Benji ay tiwala na rin sila dito na hindi ako nito sasaktan. Na irerespeto ako ni Benji pati na ang mga magulang ko. Papadudod, sa parehong college university rin kami nagkulehyo ni Benji kaya habang tumatagal ang aming relasyon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa. Marami na rin pagsubok ang dumaan sa buhay namin na magkasama naming hinarap. Yung tipong halos kaming dalawa na lamang ang nagdadamayan. Lalo na sa mga oras na halos hindi ko na kaya dahil sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Noong nawala ng trabaho ang papa ko na dahilan upang magkahiwalay sila ng mama ko. Noong nabankrupt ang family business nina Benji at muntik na kaming mawala ng scholarship na tanging dahilan ng pagpapatuloy namin sa pag-aaral at kung ano-ano pang mabibigat na mga pagsubok. Lahat ng yon ay magkasama naming hinarap ni Benji. Mabigat pero kapag kasama namin ang isa't isa, alam ko pati sa kanya ay gumagaan ang lahat. Kahit na papaano. Mahal, ito na yung fries, burger at soft drinks natin. Ang wika ni Benji nang makaupo na sa tabi ko. Wow, thank you mahal. Sagot ko naman. Isang burger lang ang binili ko ha. Medyo short na kasi tayo eh. Kamot ulong sabi niya. Ano ka ba, ayos lang yon. Kahit nga maghati na lang tayo dito sa soft drinks eh. Okay lang din sa akin. Pareho kasi na next week pa darating ang allowance natin. Nakangiting sagot ko naman. Grabe no. Sabay pa talaga tayo nagtitipid ngayon. Hindi bali next week naman eh makakabawi na rin tayo. Eto mahal oh. Kumagat ka na rito sa burger. Abot niya sa akin sa burger. Sige mahal, thank you. Wika ko bago ko kinagat ang burger. Alas 5 na ng hapon kaya medyo malamig na ang dampi ng hangin sa balat namin. Nasa park kami noon ni Benji at dahil intrams ng university ay tumambay na lamang kami doon at nag-food trip papadudut. Third year na kami at habang tumatagal ay pahirap ng pahirap ang mga subject na inaaral namin. Pero pinipilit pa rin namin na magkaroon ng oras para sa isa't isa. Kahit pa nga pareho kaming nagtitipid ay hindi po pwede na hindi kami magde-date ng isa o dalawang beses sa isang linggo. Alam kasi namin na yon ang pinaka-importanteng bagay sa isang relasyon. At kahit kailan ay hindi yon pwedeng mawala sa aming dalawa. 10 years from now ay ganito pa rin kaya tayo? Nakangiting tanong ko habang may lamang burger sa bibig ko. 10 years? 15, 20? Walang magbabago. Sagot niya bago humarap sa akin at ikinulong sa magkabilang palad ang mga pisngi ko.
dahilan para malunok ko ang pagkain na nasa bibig ko. Kasunod ang saglit na paghalik niya sa mga labi ko. Promise? Tanong ko. Mahal na mahal ko noon si Benji at noong mas nakilala ko pa nga siya ay mas lalo ko pa siyang minahal. Napakarami niya kasing katangian na kamahal-mahal. Mula sa pagiging gwapo, mabait at maginoo. Ni minsan papadudod ay never siyang gumawa ng bagay na taliwas sa kagustuhan ko. Sobrang laki ng respeto niya sa akin bilang isang babae at girlfriend niya. Ang dami na rin naming naging plano para sa future. Mga plano na palaging kasama sa dasal ko na sana ay matupad naming lahat. Promise, ikaw lang at ako habang buhay. Ang wika ni Benji. Napangiti ako sa mga sinagot niyang yon. Ang lakas naming makapopoy at basya, hindi ba? Sa halos 3 taon ng relasyon namin noon ay parang hindi nababawasan ang pagiging sweet ni Benji bilang boyfriend ko. Siguro ganon talaga kapag sobrang tagal na ng isang relasyon. Kapag mahal ka ng isang tao ay mas lalo siyang mag-e-effort para sa'yo. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay hindi pa rin kami tinantana ng mga problema ni Benji. Isa sa mga mabibigat na pagsubok na dumating sa amin ay nang atakihin sa puso ang daddy niya. Sobrang nabigatan sila sa gastos at syempre gumawa ako ng paraan para matulungan sila. Salamat Riza. Sobrang laking tulong nito sa amin. Wika niya nang maiabot ko sa kanya ang perang para pandagdag sa pambayad nila sa hospital bill. Stable na ang lagay ng daddy niya pero patuloy ang pagtaas ng mga bayarin nila. Wala yun. Galing din naman to sa parents ko. Kahit na wala na sa bahay namin si Papa, nagbigay din siya ng pera sa akin. Tugon ko. Grabe? Kailan kaya kami titigilan ng mga pagsubok? Hindi pa nga kami nakakaahon mula sa pagkaka-bankrupt sa negosyo namin. Tapos eto, panibagong pagsubok na naman para sa amin. Nahihiya na tuloy ako sa iyo. Naiiyak na wika niya. Ano ka ba? Wala kang dapat na ikahiya sa akin dahil girlfriend mo ko. Hindi ba nga ang promise natin, magtutulungan tayo at walang bibitaw? Sagot ko naman at sobrang bihira kong makita si Benji na umiiyak. At isa yon sa mga mangilan-ngilan lang na beses. Sobrang sakit papadudot. Ang sakit na makita na ang taong mahal mo nasasaktan at nahihirapan. Thank you talaga Riza. Thank you kasi pinalakas mo ang loob ko hanggang sa mga oras na ito. Ang sabi pa niya. Umiling ako bago hinawakan ang kamay niya. Ginagawa ko ang lahat ng part ko bilang girlfriend mo. Kaya hindi mo kailangan ng paulit-ulit na magpasalamat sa akin. Walang iwanan, hindi ba? Walang iwanan hanggang sa malampasan natin ang lahat ng mga problemang dumarating sa buhay natin. Sagot ko sa kanya. Kagaya ko ay solong anak lang din si Benji ng parents niya, Papa Dudut. May trabaho naman ang mami niya pero napilay talaga sila nang maospital ang daddy niya. Sobrang bigat ng mga pangyayari na yon kasi mas kinailangan nakapitan ni Benji ang scholarship namin para hindi siya mahinto sa pag-aaral. At ako naman bilang girlfriend niya ay ginawa ko ang lahat para hindi siya gaanong mahirapan, Papa Dudut. Papa Dudut, nalampasan namin ni Benji ang pagsubok na dumating sa buhay nila noon. Unti-unti ay bumalik kami sa dati. Yung masayang relasyon naming dalawa na parang walang kahit na anong problema. Bumalik yung dating sigla ni Benji na pati na rin ang relasyon naming dalawa. O para saan to? Nagtatakang tanong ko nang abutan niya ako ng 3 piraso ng rosas na bulaklak. Wala naman kasing espesyal na okasyon noon kaya wala akong maisip na dahilan para bigla niya akong bigyan ng ganong bagay. Wala lang. Gusto ko lang mag-thank you kasi palagi ka nandyan para sa akin. Kahit kailan ay hindi mo ko iniwanan. Kahit parang malapit na akong sumuko. Sagot ni Benji. Napangiti naman ako lalo na nang hawakan niya ang kamay ko, Papa Dudut. Ano ka ba naman, Benji?
Hindi ba sinabi ko nang hindi mo na kailangan na paulit-ulit na mag-thank you? Responsibilidad ko to bilang girlfriend mo. Sa kanong mga oras naman na ako yung nadadown, ganun din naman ang ginawa mo sa akin, hindi ba? Tinulungan mo rin ako na makabangon ulit. Sagot ko sa kanya. Naluluha na ang mga mata niya at mabilis ring nahawa ang mga mata ko. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa kamay ko bago siya muling nagsalita, Papa Dudut. Alam ko na paulit-ulit na lang ako sa pagpapasalamat sa iyo, Riza. Pero sa totoo lang kasi, hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa buhay ko kung hindi kita kasama. At kung wala ka sa tabi ko, ikaw na lang talaga ang kinukuhanan ko ng lakas hanggang sa mga oras na ito. Mahal na mahal kita, Riza. Promise, hinding-hindi rin ako mawawala sa buhay mo kahit na anong mangyari. Naiiyak na sabi niya. Palagi kong pinangahawakan ang pangako na yon ni Benji, Papa Dudut, na wala na talagang hiwalayan at kahit kailan ay hindi na siya mawawala sa buhay ko. Na kami na talaga ang para sa isa't isa. Kaya naman sa kabila ng mga pagsubok na dumarating noon sa buhay namin ay masasabi ko, nakakayanin namin ang lahat kasi magkasama kaming dalawa ni Benji. Walang iwanan hanggang sa huli. Kaya lang, Papa Dudut, ganun pala talaga sa totoong buhay. Hindi lahat ng love story ay may masayang katapusan. At kagaya nga ng sabi nila, some promises are made to be broken. Sorry, hindi na kita mapupuntahan dyan. May kailangan lang akong gawin ngayon, ang sabi ni Benji na kausap ko sa cellphone. Eh hindi ba mansarin natin ngayon? Ano yung mas mahalagang bagay na kailangan mong gawin kaysa sa espesyal na okasyon para sa ating dalawa? Malungkot at nagtatakang tanong ko. Nasa park kasi ako noon at naghihintay kay Benji. May dala akong burger at fries para sa aming dalawa. Pero parang ako na lang yata ang kakain na mag-isa. Sa ACADS ko lang to, Riza. Sorry talaga. Babawi na lang ako next time. Uwi ka na lang na maaga ngayon. Sige ha, bye. Paalam niya bago kaagad na binaba ang tawag. Ni hindi man lang siya nag I love you sa akin o hinintay man lang na makapag I love you ako sa kanya. Nakapagtataka dahil alam ko na hindi naman siya ganoon sa aming dalawa. Si Benji talaga ang mas sweet at ma-effort. Pero parang unti-unti nang bumabaliktad ang lahat. Hi Riza, bati ng isang boses ng lalaki. O Rex, hi din, upo ka. Yaya ko kay Rex na classmate ko. Mag-isa ka yata, nasan si Benji? Nagtatakang tanong niya. Busy raw eh, may inaasikaso para sa ACADS niya. Malungkot na sagot ko. Ah, dapat may date kayo ngayon. Kaya dalawang pagkain at inumin niyang nasa tabi mo? Tanong pa ni Rex. Oo, ganun na nga eh. Pero as usual, hindi na naman siya nakarating. Sagot ko naman. Hindi yun ang unang beses na hindi nakarating si Benji sa date namin, Papa Dudut. Napapadalas nang ganon siya at iba't ibang dahilan na ibinibigay niya sa akin. Alam mo, kesa malungkot ka dyan, sasamahan na lang kita ang kainin itong mga pagkain na binili mo. Suggestion ni Rex. Ha? Hindi, ayos lang naman ako eh. Wika ko. Ayos lang na ikaw ang umubos ng mga pagkain na yan? Natatawang tanong pa ni Rex. Ang ibig kong sabihin, Hi, sige na nga. Diet din naman ako kaya hindi ko mauubos tong mga binili ko. Pagsang-ayon ko na lamang sa kanya. Matagal ko ng kaibigan si Rex. Sa classroom namin, isa siya sa mga pinaka-close ko talaga. Mabait kasi siya at masayang kasama, Papa Dudut. At ng araw na yon, kahit papaano ay nabawasan ang lungkot ko sa hindi pagsipot ni Benji sa date naming dalawa. Kinagabihan naman ay tumawag sa akin si Benji at muling humingi ng sorry dahil sa mga nangyari. Malit na bagay lang naman yon kaya hindi ko na rin ginawang issue pa. Yun pala ay doon na talaga nagumpisa ang totoong problema sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang isang taon pa sa amin ni Benji. Hindi ko alam kung paano at kailan at bakit pero pakiramdam ko ay unti-unti siyang nagbabago, Papa Dudut. Parang unti-unti ko na siyang hindi nakikilala.
Kahit na palagi pa rin naman niya akong tinitext, tinatawagan, iniahatid at sinusundo sa bahay. Palagi pa rin kaming magkasama sa break time o weekend kagaya ng dati. Yung tipong parang sarili pa rin namin ang mundo sa lahat ng oras. Ramdam ko talaga na may nagbabago sa relasyon namin noon. Lalo na kapag kasama ko siya. Parang may kulang. Yung pakiramdam na parang hindi ko kasama ang puso at isip niya. College graduation night. Kakatapos lang ng ceremony at nagsisimula ng umalis sa mga estudyante, mga professor at magulang sa field ng university. Nagsimula na rin maging malikot ang ulo ko at nagpalingalinga sa paligid. Kagad ko namang nakita si Benji na dahilan ng pagguhit ng ngiti sa mga labi ko. Naglakad siya papalapit sa akin. Nakangiti siya pero hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay malungkot siya. Dahil lang ba sa malamig na gabi o dahil sadyang malungkot ang mga mata niya? Mahal, mahina ang sabi niya. Malamya ang boses niya at wala na ang dating lambing na palagi niyang sinasalubong sa akin. Wala rin ngiti ang maputla niyang mga labi. May munting kabatuloy na namuo sa dibdib ko pero pilit akong hindi nagpa-apekto. Ngumiti ako bago ko niyakap ng mahigpit ang lalaking pinakamamahal ko. Congrats sa atin. Matutupad na natin ang mga pangarap natin na magkasama. Masayang wika ko. Para sa akin kasi yun ang simula ng pagtupad namin sa aming mga pangarap. Naramdaman ko ang mga butil ng ulan na lumandas sa pisngi ko pero hindi ang pagtugon niya sa mga yakap ko. Umuulan na at nagtakbuhan na mga tao sa paligid namin pero hindi kaming dalawa ni Benji na naiwan sa ulanan. Para kaming nasa isang shooting ng pelikula sa eksena naming yon. I'm sorry, wika niya. Napalunok ako sa mga sumunod kong narinig mula sa kanya. Inalis niya ang pagkakayakap ng mga braso ko sa katawan niya bago ikunulong ang magkabila kong pisngi sa mga palad niya. Mahal kita pero naguguluhan na ako, ang sabi pa niya. What do you mean? Nangaangatal ang boses ko. May idea na ako sa kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin pero ayokong isipin na tama ako. Hindi pwedeng maging tama ang iniisip ko. Naguguluhan ako sa mga nangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko at pati na rin sa nararamdaman ko para sa iyo, ang sabi pa niya. Saglit ako napatulala sa kanya, kaya siguro nararamdaman ko noon na may mali na sa relasyon namin. Kaya naramdaman ko na parang hindi ko siya kasama kahit nasa tabi ko lang siya. Kaya parang hindi na ako ang nasa puso niya dahil may iba na siyang minamahal. Is there someone else? Nangangatal ang boses ko na muling nagtanong. Kung paanong lumabas ang tanong na yon mula sa mga labi ko ay hindi ko maisip, Papa Dudut. Siguro nga kasi alam ko na mangyayari ang mga yon sa akin. Naramdaman ko na noong una pa lamang na may mali na sa relasyon naming dalawa. Alam kong may nagbago lalo na kay Benji pero ayoko lang siyang i-confront dahil natatakot ako sa pwede niyang isagot sa akin. Nagsimula nang lumakas ang ulan at kaming dalawa na lamang halos ang natitirang nakatayo sa may gitna ng open field ng university. Nangangatog na ang mga tuhod ko hindi dahil sa lamig ng tubig ulan, kung hindi dahil sa kabang nararamdaman ko sa mga susunod na sasabihin ni Benji. I'm sorry. I'm really sorry, Riza. Wika pa niya. Hindi ko sigurado kung ano ang unang bumasa sa mukha niya, kung tubig ulan o mga luha niya. Basta ang alam ko lang ay naghahalo na ang tubig ulan at mga luha sa sarili kong pisngi. Naghahalo na ang lungkot at sakit sa dibdib ko. Nalalambot na rin ang mga tuhod ko na pilit kong pinapatatag. Kailangan kong magpakatatag saglit kahit saglit lang sa harapan ni Benji. Naguguluhan na talaga ako kung sino ba talaga ang dapat kong piliin. Wika pa niya. So tama nga ako. Meron talagang iba. May ibang tao na naging dahilan para magbago sa akin si Benji. Para sabihin niya ang mga salitang yon sa akin. May iba nang nilalaman ang puso ni Benji na dahilan para
Sirain niya ang mga pangakong binitawan niya para sa akin noon. Sino siya? Kilala ko ba siya? May mapait na ngiti sa mga labi ko. Gusto kong malaman kung sino siya at gusto kong malaman kung ano ang meron siya at nagawa ni Benji na ipagpalit ako sa kanya. At burahin ang lahat ng mga plano namin sa buhay. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng naging dahilan upang magawang sirain ni Benji ang lahat ng pangako niya sa akin. Mahal kita pero naguguluhan na talaga ako. Pakiramdam ko ay hindi ko na magagawang sirain pa ang pangakong binitawan ko nang makaligtas si Daddy mula sa operasyon niya. Hindi ko na kayang magtaksil pa sa relasyon nating dalawa. Gargal na ang boses ni Benji habang nagsasalita. Papangako sa kanya? Sisirain mo ang pangako mo sa akin para lang tuparin ang pangako mo sa ibang babae? Nanginginig na rin ang mga labi ko dahil sa lamig at sakit na nararamdaman ko. Riza, magagawa mo ba akong hintayin? Magagawa mo bang hintayin na maibalik ko ang pagmamahal ko para sa iyo? Tanong niya. Maipapangako mo ba na may aasahan akong Benji na babalik upang mahalin ulit ako? Patanong na sagot ko rin naman sa kanya. Lalong lumungkot ang mga mata niya at hindi kumilos sa mga labi niya upang magbigay ng kahit na anong tugon. Sapat na yon upang malaman ko ang nais niyang isagot. Sapat na ang pagtalikod niya sa akin at paglalakad palayo mula sa kinakatayuan ko upang maramdaman kong tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat sa aming dalawa, Papa Dudut. Totoo palang napakasakit maiwanan ng taong mahal mo. Lalo na kapag planado na ang lahat sa inyong dalawa. Planado na para sa iyo ang kinabukasan ninyong dalawa. Napakasakit maiwan sa ere. Bakit kasi kailangang may maiwan? Bakit kailangang may masaktan pa? Hindi ba po pwedeng hintayin niya munang mawala rin ang pagmamahal ko sa kanya bago niya ako iwanan? Para hindi ganong kasakit para sa akin, para at least mas masaya akong tanggapin ang pag-alis niya sa buhay ko. Riza? Napalingon ako sa nagmamay-ari ng boses at tumawag sa pangalan ko. Si Rex na hindi ko napansin kanina pang nasa tabi ko at may hawak na payong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko na siya ng mahigpit bago umiyak sa dibdib niya. Wala na kami ni Benji. Iniwanan na niya ako. Hindi na niya ako mahal. May mahal na siyang iba. Pag-iyak ko sa kanya. Alam ko kasi na sa ganong sitwasyon na yun talaga ang kailangan kong gawin nang maiiyak ang sakit na nararamdaman ko. Naramdaman ko ang isang bisig niyang bahagyang yumakap sa katawan ko na tila lalong nagpaiyak lalo sa akin. Isa siya sa mga pinakamalapit kong kaibigan at isa siya sa mga nakakaalam ng love story namin ni Benji na noon ay tapos na. At isa siya sa kailangan ko para maiyak ko ang lahat ng kirot sa dibdib ko. Ang sakit, Rex. Ang sakit-sakit. Pakaramdam ko ay hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin. Hindi ko kaya. Pag-iiyak ko pa sa kanya. Riza, nagawa mong mabuhay noon nang wala si Benji sa buhay mo. At alam kong kakayanin mong magawa yun ulit. Kakayanin mo dahil hindi lang siya ang nag-iisang tao na nagmamahal sa iyo. Hindi lang siya ang nag-iisang tao na pwede mong mahalin. Tugon ni Rex. Pero hindi ko kaya. Umiiyak na wika ko. Planado na ang buhay ko kasama siya. Kaya paano ko pa kakayanin na mawala siya sa akin kung kalahati ng buhay ko ay tumatakbo na siya ang kasama ko? Kaya mo. Kailangan kayanin mo. Siguro nga ay sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon pero naniniwala ko na pahinga at oras lang ang kailangan mo. Maniwala ka sa akin at kakayanin mo ulit ang magpatuloy nang wala siya sa buhay mo. Kakayanin mong makalimutan siya. Kakayanin mong magmahal ulit. Wika pa ni Rex. Siguro nga ay tama si Rex sa lahat ng mga sinabi niya, Papa Dudut. Kailangan kayanin ko ang lahat, kayanin ko kahit napakahirap. Yun ang huling gabi ng pagkikita namin ni Benji.
Wala na akong kahit na anong narinig na balita mula sa kanya, maliban na lamang sa pag-a-abroad niya. Kung sino man ang babaeng ipinalit niya sa akin ay tuluyang ko nang hindi nakilala. Papadudod, sa tagal ko ring nagluksa noon sa pagtatapos ng relasyon naming dalawa ay sobrang sakit at hirap tanggapin na basta na lamang akong iniwanan ni Benji. Gusto ko pa sana siyang kausapin at gusto kong kilalanin ang babaeng ipinalit niya sa akin. Pero para saan pa? Para mas lalo akong masaktan? Kaya sobrang hirap man, Papa Dudut, ay pinilit kong kayanin at kalimutan ang lahat ng tungkol sa lalaking una kong minahal. Isang taon akong nagtrabaho sa lugar namin pero nahirapan rin talaga ako na mag-isa noon. Parang bawat parte yata na puntahan ko ay pinapaalala sa akin ang nakaraan namin ni Benji. Kahit sana ko lumingon ay siya lang ang pumapasok sa isipan ko. Kaya bilang parte ng pag-move on, Papa Dudut, ay nag-decide akong lumuwas ng Maynila. Ayaw sana ni Mama dahil ayaw niya akong mapalayo sa kanya. Pero sinabi ko na kailangan ko yon para sa sarili ko. Kailangan ko ng masanay na malayo sa lugar kung saan ay umikot ng sabay ang mundo namin ni Benji. Nag-rent na lamang ako ng apartment sa Maynila at kaagad din namang natanggap na mag-apply ako sa isang kumpanya. Ang hindi ko alam ay nandun din pala ang isang tao na magiging tulay para tuluyang maglaho ang malalim na sugat na iniwanan sa akin ni Benji noon. Riza? Nalingunan ko si Rex, nakakalabas lang din ng building kung saan ako nagtatrabaho. O Rex, dito ka rin ba nagtatrabaho? Gulat na tanong ko. Sabi na ikaw yan eh. Oo, sa 4th floor ang office namin. E kayo? Pagbabalik niya ng tanong sa akin. Sa 6th floor naman ako, sagot ko. Akalain mo yun o, ang late ng mundo sa ating dalawa? May gagawin ka ba? Tanong niya ulit. Wala naman, pauwi na rin sana ako sa apartment ko, sagot ko naman. Sakto, may restaurant dito na may masarap na pasta. Favorite mo yun, hindi ba? Tara, libre ko. Yaya niya sa akin. Hindi na, uuwi na lang ako, tanggi ko naman. I insist, kakasabi mo lang kanina na wala ka namang lakad, hindi ba? Sige na, ngayon lang naman to, saka Sabado naman bukas eh. Pare-pareho tayong walang pasok sa trabaho. Pangungulit pa niya. Hindi rin talaga ako mahilig kumain sa labas pero napilit na rin ako ni Rex. Siguro kasi gusto ko na rin ang kausap na ibang tao. Kaya naman yung dapat na pagkain lang namin ng dinner ay dumiretso na rin sa pagkakape sa isang maliit na coffee shop. Marami kaming napagkwentuhan ni Rex bukod sa buhay namin sa kasalukuyan. Napagkwentuhan din namin ang nakaraan. Yung makukulit naming mga kaklase. Mga mahilig mangopya at kung ano-ano pa. Hanggang sa mauwi na kami sa tawanan dahil sa mga topic namin ng oras na yon. Grabe? Namiss ko yan? Wika ni Rex habang nakangiti at diretsyong nakatingin sa akin. Alin? Nagtatakang tanong ko habang nagpupunas ng luha dahil sa mga tawanan namin ni Rex. Yung mga ngiti at tawa mo, nakakamiss makita at marinig. Tugon niya. Napabuntong hininga ako sa mga sinabi niya. Matagal-tagal na rin kasi mula nang magawa ko yon. Yung tumawa ng ganon kasama ang isang tao. Masaya ako na nakikita kang okay ka na. Wika pa niya. Bumigat bigla ang pakiramdam ko sa gilid ng mga mata ko. Dahil kasi sa sinabi ni Rex ay parang may kung anong bumalik mula sa nakaraan ko na ayoko na sana pang maalala. Wala naman akong choice kung hindi ang maging okay kahit napakahirap. Mahirap kasi wala na akong pwedeng kapitan o hawakan pa sa nakaraan namin. Pero kahit gaano kahirap yun eh, kailangan kong kayanin para sa ibang tao na nagmamahal sa akin. Medyo naluluhang wika ko pa. Lahat naman kasi mahirap sa umpisa. Lalo na kung bigla na lang nawala yung bagay na palagi mong hawak sa kamay mo. Pero hindi pa naman katapusan ang mundo. Marami pang dahilan para magpakatatag tayo. At ilan na nga doon ay yung mga taong nagmamahal sa'yo ng sobra. Ang sabi ni Rex na lalong nagpaluha sa akin.
Akala ko noon, Papa Dudut, ay nakapag-move on ako ng tuluyan mula kay Benji. Pero hindi pa rin pala. Ang nakakatawa pa noon, kape ang iniinom namin ni Rex, pero para akong lasing na umiiyak habang nagkukwento kay Rex kung gaano pa rin ako nasasaktan hanggang sa mga oras na yon. Naikwento ko sa kanya lahat ng hinanakit ko at sakit na nararamdaman ko nang piliin ni Benji ang ibang babae kesa sa akin. Naiiyak ko ang lahat kay Rex noon at masasabi ko na kahit papaano ay nabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Ganun pala talaga yon. Kailangan mo lang ng isang taong makikinig sa iyo para maibsan ang matinding sakit na nasa dibdib mo. At ganun din sa pag-ibig. Kailangan mo ng isang taong tutulong sa iyo na maghilom ang sugat na iniwanan sa iyo ng taong dati mong sobrang minahal. Dahil yon ang ginawa ni Rex sa akin. Nagpatuloy ang friendship namin hanggang sa ligawan na niya ako. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya at sa akin kasi alam naming pareho kung gaano naging kalalim ang pagmamahal ko noon para kay Benji. Pero sa huli ay natutunan ko ring mahalin si Rex dahil sa effort na ginawa niya para sa akin. Sa ilang taon na relasyon namin ni Rex ay wala akong ibang naramdaman sa kanya kung hindi ang pagmamahal lamang, Papa Dudut. Ginawa niya ang lahat para maiparamdam sa akin na siya ang lalaking dapat kong piliin at mahalin sa habang buhay. Nasaan ka na, Rex? Tanong ko kay Rex na kausap ko sa hawak kong cellphone habang bumababa ako ng taxi. 9th anniversary namin at sa isang restaurant namin na pag-usapan na mag-dinner bilang pag-celebrate. Ang bilis tumakbo ng panahon sa aming dalawa. Parang kailan lang nang gawin kong lampin ng luha ang damit niya. Tapos ayon, mag-celebrate na kami ng ikasyam na taon ng relasyon namin. Siyam na taon na wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi ang kaligayahan. Kaligayahan na minsan ay hindi maiwasan na matabunan ng sakit ng nakaraan. Nakaraan na hanggang sa mga oras na yun ay pilit ko pa rin kinakalimutan. Nasaan ka na nga kasi, nandito na ako sa... Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko na yon nang makapasok ako sa loob ng restaurant at mapahinto sa paglalakad dahil sa mga petals na biglang bumagsak sa kinakatayuan ko. Kasunod noon ay ang pag-ere ng paborito kong kanta na Forevermore. Lalo kong nagtaka nang simulan kong ilibot ang mga mata ko sa paligid. Si Papa, si Mama, si Lola, ang mga pinsan ko, barkada noong college at iba pang mga mahalagang tao sa buhay ko ay nasa loob rin ng restaurant at nakangiting nakatingin sa akin. Rex, usal ko nang sa wakas ay makita ko na siya na naglalakad palapit sa akin. Suot niya ang kulay asul na long sleeve na niregalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. May ngiti sa mga labi niya na naglalakad siya palapit sa kinakatayuan ko. Napalunok ako nang lumuhod na siya sa harap ko. Kasunod ang paghina ng umiereng kanta. Riza, doon pa man alam ko na kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam mo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko at kung gaano ka-espesyal ang araw na ito sa buhay nating dalawa. Kaya ngayong gabi gusto kong gawing mas espesyal ang araw na ito. Sana ay tanggapin mo ng panghabang buhay ang pagmamahal ko para sa iyo, wika niya. Namilog ang mga mata ko kasunod ang malakas na kaba sa dibdib ko nang ilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na kulay pulang kahon at iniharap sa akin ang laman ng singsing. Riza, will you marry me? Tanong niya. Tuluyan ang namuo ang mga luha sa gilid ng mga mata ko. Saglit kong tinaas ang mga tingin ko sa mga taong nakapaligid sa amin na alam kong iisa lamang ang inihintay na kasagutan mula sa akin. Yun na nga siguro ang panahon upang tuluyan ko ng baguhin ang plano ng buhay ko. Ang panahon na kailangan kong tanggapin na wala na si Benji na babalik upang mahalin ulit ako. Si Rex ang nasa harapan ko na mga oras na yon. Si Rex ang nag-aalok sa akin ng kasal. Ang pangako ni Rex na panghabang buhay ang dapat natanggapin ko. Yes, Rex, I will marry you, tugon ko sa kanya.
Sumabog ang makukulay na kumpeti sa kinakatayuan naming dalawa na kung saan ang galing ay hindi ko alam. At pagkatapos akong hagkan at yakapin ang mahigpit ni Rex ay nagsimula nang lumapit sa amin ang malalapit na tao sa buhay ko. Ang bawat isa halos ay may luha sa mga mata. Alam kong lahat sila ay masaya para sa amin ni Rex, lalo na para sa akin. Naging mabilis ang preparasyon para sa kasal namin ni Rex. Siguro dahil parehas kami nag-asikaso ng lahat ng bagay na para sa espesyal na araw na yon. Wala kaming kahit na anong sinayang na oras. Ako na ang kakausap kay Father George. Magpapaschedule pa lang naman tayo eh. Hintay mo na lang ako dito at baka mainitan ka pa sa loob. At least dito sa labas, maraming puno at presko ang hangin. Ang sabi sa akin ni Rex. Tumango naman ako bilang tugon. Ang maliit na simbahan na malapit sa pinagtapusan namin ng kolehiyo ang napili naming simbahan na pagdarausan ng kasal. Nalala ko naman tuloy si Benji. Yun rin kasi ang simbahan na nasa mga plano namin. Hay, kahit na ilang beses kong gawin ay hindi ko pa rin maiwasang maalala siya. Lalo na ang sakit na iniwanan niya sa tuwing maaalala ko ang dahilan ng pakikipaghiwalay niya sa akin. Sa tuwing maaalala ko na ipinagpalit niya ako sa iba. Hanggang kailan ko ba dadalhin ang bigat at sakit na yon sa dibdib ko? Riza? Napalunok ako nang marinig ko ang boses na tumawag sa pangalan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit gaano pa katagal at karaming taon na ang lumipas ay hinding-hindi ko makakalimutan ang boses niya. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Lumingon ako sa taong nagmamay-ari ng boses na tumawag sa pangalan ko. Sa taong itanggi ko man ang paulit-ulit sa sarili ko ay palagi kong hinihiling na sana ay muli kong makita. Benji? Usal ko. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko nakaupo sa isang upuan kaharap si Benji. Kung saan ay may maliit na lamesang pumapagitan sa aming dalawa. Sa halos 10 taon na lumipas ay parang walang nagbago sa itsura niya. Kung meron man ay mas lalo siyang naging makisig. Ikakasal ka na pala? Malumanay na wika niya. Bakit parang may kakaiba sa pagkakasabi niyang yon? Parang may pait sa boses niya. May sakit pa ba siyang nararamdaman kahit ako ang higit na mas nasaktan sa aming dalawa? Ako ang iniwan, ako ang ipinagpalit niya sa ibang babae. Alam mo bang humingi ako ng sign sa Diyos? Ang sabi ko kapag pinagtagpo ulit tayo ng pagkakataon at nagawa mong hintayin ako, ang ibig sabihin ay sadyang tayo ang para sa isa't isa. Nakangiti ang labi pero may lungkot ang boses na wika niya. Gumuhit naman ang mapait ng ngiti sa mga labi ko. Nagawa niya akong ipagpalit sa ibang babae. Paano ko pa magagawang maghintay sa kanya? Pinilit kong muli nang umiti. Yung ngiting natural. Yung ngiti na walang halong sakit at pait. Pero hindi ko alam kung nagawa ko ba yon. Ikaw, kinasal ka na ba? Tanong ko naman sa kanya. Siya naman ang umiti habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Hindi pa, sagot niya. Hindi pa? Ibig sabihin malapit na? Kaya pala parang ang saya-saya mo. Ang saya-saya ninyo sigurong dalawa palagi, no? Kunwari pag-usisa ko pa kahit ang totoo ay sobra akong nasasaktan sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Benji, kailan ko ba siya makikilala? Muling tanong ko kahit na hindi ko alam kung paano ko haharapin kung sakaling ang babaeng ipinalit niya sa akin ay makita ko. Sa araw ng kasal mo. Natulala ako sa sinabi niyang yon. Nakangiti pa rin siya pero seryoso ang mukha niya. Sigurado ba siya sa sagot niyang yon? Ipapakilala niya sa akin ang babaeng dahilan ng paghihiwalay namin at sa mismong araw talaga ng kasal ko. Riza, kung ano man ang nangyari noon, I'm sorry. Naguluhan lang talaga ako sa kung sino at ano talaga ang gusto ko. Pero malinaw na ngayon sa akin ang lahat. Kaya ko nang ipaliwanag sa iyo ang lahat ng nangyari. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Alam ko na kung sino ang... Tama na.
putol ko sa mga sinasabi niyang hindi ko na masyadong maintindihan. Mabilis kong binawi ang kamay ko na hinawakan niya. Ramdam ko naman ang pagbabanta ng luha sa mata ko na anumang oras ay babagsak na. Actually, hindi naman na talaga kailangan magpaliwanag. Tanggap ko na kung anong nangyari sa ating dalawa. Tanggap ko na ang lahat, Benji. Uwi ka ko. Riza, saan niya? Nandiyan na pala ang fiancé ko. Kailangan ko nang umalis. Siguro ay magkita na lang tayo sa araw ng kasal ko. Uwi ka ko sa kanya. Tumayo na ako nang makita ko si Rex. Nakakalabas lang ng simbahan. Hindi ko na rin hinintay pa ang muling sumagot si Benji at kagad ko nang nilisan ang kinakaupuan namin. Ayoko nang marinig ano pa man ang sasabihin niya. Ganon rin naman yon. Walang magbabago dahil alam ko na ang lahat. Iniwanan niya ako at ipinagpalit niya ako sa iba. Sinaktan niya ang puso ko. Okay ka lang? Inilak ko ng pinto nang makaupo ng maayos sa loob ng kotse bago nakangiting tumingin kay Rex. I'm fine. Uwi na tayo. Sagot ko sa kanya. Hindi ko na ikinuwento sa kanya, Papa Dudut, ang muling pagkikita namin ni Benji. Wala na rin namang dahilan pa dahil ikakasal na kami ni Rex. Wala nang dapat na gumulo sa mga plano namin noon. Kaya kahit lito ang isipan at ang damdamin ko ay patuloy lang ang lahat ng plano para sa kasal. Sa tingin mo ay okay na tong design para sa wedding invitation natin? Medyo may kamahalan ng isang ito pero maganda naman talaga. Bagay na bagay sa theme ng kasal natin. Mabuti na lang at nakakuha rin tayo ng discount kahit papaano. Siguro itatawagan ko na ang supplier nito para maasikaso na rin kagad nila to. Ano sa tingin mo, Riza? Riza? Ang paghawak ni Rex sa kamay ko ang tila gumising sa natutulala kong diwa. Ano yun? Tanong ko. Unti-unti ko na-realize na parang may sinasabi siya na hindi ko kagad naintindihan. Ayos ka lang ba? May pag-aalala ang tanong ni Rex. Ha? Oo naman. Maganda tong design ng invitation, hindi ba? Ito na lang ang piliin natin. Wika ko habang itinuon ang mga tingin sa iba't ibang disenyo ng wedding invitation na nasa ibabaw ng kaharap naming lamesa. May gusto ka bang sabihin sa akin? Muling tanong pa ni Rex. Umiling naman ako bago nagsalita. Wala, Rex, ayos lang ako. Gumuhit ang simpleng ngiti sa mga labi ng fiancé ko bago muling hinawakan ang kamay ko at marahang pinisil. Lisa, magiging mag-asawa na tayo. Kung may gumugulo man sa isipan mo, huwag kang magdadalawang isip na sabihin yon sa akin, ha? Uwi ka pa niya. Oo, syempre naman. Huwag kang mag-worry, ayos lang talaga ako. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay mabilis na lumipas sa mga araw sa amin ni Rex. At habang papalapit na ng papalapit ang araw ng kasal namin, ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Excitement dahil mapapalitan na ang apelyido ko sa una at huling pagkakataon. Kaba dahil makikilala ko na sa wakas ang babaeng ipinalit sa akin ni Benji. Dumating na ang araw ng kasal namin ni Rex. Lahat ay masaya at excited maliban sa akin na naguguluhan ang isipan hanggang sa mga oras na yon. May sakit daw si Father George kaya hindi siya makakapunta ngayon sa kasal ninyo. Pero may pari na raw na dumating para magkasal sa inyong dalawa ni Rex. Ang wika ni Mama habang nasa loob kami ng kotseng buwabiyahe patungong simbahan. Tahimik lamang ako noon at nakatingin sa labas ng bintana. Isang oras na lamang at mapapalitan na rin ang apelyido ko. Isang oras na lamang at makikilala ko na ang babaeng pinalit sa akin ni Benji. Anak? Nilingon ko si Mama nang hawakan niya ang kamay ko. Nakita kong naluluhan ang mga mata niya na pilit niyang pinipigilan. Alam ko na naging mabigat para sa iyo ang naging paghihiwalay namin ng papa mo. Pero ayokong isipin mo na walang panghabang buhay na pagmamahalan sa buhay mag-asawa. Mabait na tao si Rex. At sigurado ako na magiging mabuti siyang asawa para sa iyo. Ang wika pa ni Mama. Alam ko naman po yun, Mama. Alam ko na napakaswerte ko kay Rex. Naluluha ko na ring sagot.
Nang sagutin at maging boyfriend ko si Rex ay alam niya na hindi pa buo ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero nagawa niya pa rin akong hintayin hanggang sa tuluyang ko na siyang mahalin. Kaya deserve niyang maging masaya sa piling ko. At maswerte rin siya sa'yo, Riza. Dahil kahit magkahiwalay na kami ng papa mo, lumaki ka pa rin na isang malakas at mabuting tao. Hi, ano ba to? Wala pa nga tayo sa simbahan eh, masisira na kagad tong makeup natin dahil sa pag-iiyak natin. Nakangiting wika ni mama bago maingat na pinunasan ng mga luha niya. Nang makarating na ang kotse sa harap ng simbahan ay ginuhit ko na ang ngiti sa mga labi ko. Yun na ang isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko kaya iyon ang kailangan na makita ng lahat. Binuksan na ang pinto ng kotse ang kinalulunan namin bago ako dahan-dahang buwaba suot ang puti kong trahe de boda. Lahat ng taong nakatingin sa akin ay may ngiti sa mga labi. Ramdam kong masaya sila para sa napaka-espesyal na araw ng buhay namin ni Rex. Nagsimula na ako maglakad papasok sa simbahan at napangiti ng magtama ang mga tingin namin ni Rex na naghihintay sa akin malapit sa may altar. Inihatid na ako ni Papa sa kinakatayuan ng lalaking mapapangasawa ko at saglit pa silang nagkamayan bago tuluyang iniabot ang kamay ko sa kanya. Isang napakatamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rex nang sa wakas ay mahawakan ang kamay ko. Sinimulan na naming tahakin ang daanan patungong altar na magiging saksi ng pag-iisang dibdib naming dalawa. Pero biglang nawala ang ngiti sa mga labi ko kasunod ang pangingilid ng luha sa mga mata ko. Nang sa wakas ay makita ko ang lalaking kanina ko pang hinahanap. Totoo bang nakikita ko? Nasa harapan namin ang lalaking pakakasalan ko. Ang lalaking noon ay nangako na pakakasalan ako. Ang lalaking nang iwan sa akin sa ere. Ang lalaking pinagpalit ako sa iba. Ang lalaking dumurog ng puso ko maraming taon na ang nakakaraan. Muling bumalik sa isipan ko ang sinabi ni Benji noon. Ang mga salita niyang nag-iwan ng malalim na palaisipan para sa akin. Mahal kita, Riza, pero naguguluhan ako. Pakaramdam ko ay hindi ko na magagawang sirain pa ang pangakong binitawan ko nang makaligtas si Daddy mula sa operasyon niya. Riza, magagawa mo ba akong hintayin? I'm so sorry. Naguguluhan lang ako sa kung sino at ano talaga ang gusto ko. Makikilala mo siya sa araw ng kasal mo. Ang mga sinabi niyang yon noon ang umikot sa isip ko. Wala sa loob na napatingin ako sa lalaking nakapako sa krus. Nakilala ko na rin siya sa wakas. Ang ipinalit ni Benji sa akin at sa ilang taon naming relasyon. Mas naintindihan ko na ang lahat ng mga oras na yon. Ang pangako na kailangan tuparin ni Benji ang paglilingkod na kailangan niyang gawin bilang pasasalamat sa pagkakaligtas ng buhay ng daddy niya. At ang sign na hiningi niya para sa aming dalawa. Noon ay tanggap ko nang hindi talaga kami ang para sa isa't isa dahil itinalaga si Benji para maglingkod sa simbahan at poong may kapal. Riza, ayos ka lang? Tanong ni Rex sa akin. Pinunasan ko na ang luha sa mga mata ko at ngumiti sa kanya. Yes, Rex. Okay na ako ngayon. Ibinaling ko ang tingin ko sa lalaking magkakasal sa amin ni Rex. Nakangiti na rin siya sa akin. Ngayon ay alam ko na natuluyan ang nawalang bigat sa dibdib ko na pinapasang ko ng halos 10 taon na. Gumaan na ang pakaramdam ko dahil alam ko na ang lahat. Alam ko nang hindi niya ako niloko. Hindi niya ako talaga iniwanan sa ere at hindi niya ako ginustong saktan. Tumupad lamang siya sa isang pangako. Sa wakas ay gumuhit na rin ang totoong ngiti sa mga labi ko dahil nakilala ko na ang ipinalit ni Benji sa akin. At malawag ko na yon tinanggap sa dibdib ko. Ituloy na po natin ang kasal, Father Benji. Papa Dudut, yun lang din talaga siguro ang kailangan ko sa sarili at sa buhay ko para tuluyan na ako makapag-move on mula sa naging relasyon namin ni Benji. Ang paliwanag at totoong dahilan ng pakikipaghiwalay niya sa akin noon. Pagkatapos ng araw ng kasal namin ni Rex, ay nalaman ko na bago makasurvive ang daddy ni Benji sa isang operasyon,
Nangako siya sa akin na maglilingkod siya sa simbahan kapag binigyan papadudot sila ng himala at makaligtas ang buhay ng daddy niya. At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Yun ang naging dahilan kung bakit kailangan niya akong iwanan. Ilang taon na rin po ang nakakalipas mula na mangyari ito sa buhay ko. Totoong masaya na ako sa piling ng asawa kong si Rex at ng dalawang anak namin. Alam ko na masaya na rin si Benji ngayon sa buhay niya sa loob ng simbahan. Ito nga siguro ang nakatadhanang mangyari sa mga buhay namin. Hindi man kami nagkatuluyan ni Benji, naging masaya naman ang buhay ko sa piling ng asawa kong si Rex. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sana ay may naiwan din itong aral sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat, Riza, sa pagbabahagi mo nitong sulat. Sobrang nakaka-touch talaga ito. At alam ko na marami ang naiyak na mga listeners sa sulat mo na ito. Hindi kasi talaga madali ang maiwan sa ere ng tao na mahal natin. Yung bigla silang makikipaghiwalay sa atin ng walang malinaw na kadahilanan. Pero naniniwala ako na sa isang seryosong relasyon ay palaging may seryosong dahilan ang bawat pangyayari sa buhay nila. Hindi man maging malinaw kaagad ang lahat, may tamang panahon ang poong may kapal para iharap sa atin ang mga dahilan ng pighati natin, pati na rin ang dahilan para muli tayong bumangon at humarap sa mga hamon ng buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.